Alright, aboy ng mga kaibigan, isa na namang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa mampanig ng mundo, kumusta po kayo? Sa muli po mga kaibigan, ako po naman si Taong Galat. Sa araw na ito, isa na naman tayong reaction video ang ating pong gagawin. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, kung hindi pa po ninyo na-follow ang Kabusiness Official, i-follow po natin, nasa baba po ang link Kabusiness Official. Sa ngayon po ay 394,000 followers na po mga kaibigan. Tulungan po natin si Kabusiness mabot ang kanyang pangarap. Sana po makaabot tayo sa December, sabi nga niya, yung 400,000. Pero para sa akin, mas higit pa or kung kaya natin gawing 1 million subscribers, sobrang saya po. Alright? At ganoon din po mga kaibigan, kung baguhan ka rin sa aking channel, pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa atin ding mga susunod na mga video. Bueno, ito pong reaction natin mga kaibigan ay ito po nga pong nalalapit na kasalan sa Kabusiness family sa mag-asawang si Entoy at ang kanyang asawa at si Papaya at ang kanyang kabiyak. Sa pagkakataong ito, bago mangyari yan, ay binigyan ng parang pangaral. Ano po, tinanong ni Kabusiness kung gaano na nga ba kahanda ang mga mag-asawang ito, itong dalawang mag-asawang ito, harapin at yakapin ang sagradong kasal, yung pong commitment nila bilang mag-asawa. Pakinggan po natin sa clippings na ito at magbibigay tayo ng reaksyon. Ang ikinakasal o ang pagkakasal o ang pagpapakasal ay isang commitment yan. No? Mm-hmm. Oo, commitment tama, yan, yan yung tipang isang buwan, isang taon. Hindi gano'n, na kapag ka nagsawa na, ayoko na sa iyo. Pangit pala ang ugali mo. Ganyan ka pala, ayoko na. Iwalay na tayo, hindi gano'n. Ha? Okay. So dito po mga kaibigan, napakaganda po talaga ng sinabi ni Kabusiness. Tunay nga si Kabusiness ay hindi lang kaibigan, hindi lang nilang kumbaga isang boss, isang amo, kundi ang turing sa kanila ay tunay na kapamilya. Sa pagkakataong ito, mas pinapaintindi at pinapaunawa kay Entoy at sa kanyang asawa, kay Bay Papaya at sa kanyang kabiyak, ang kahulugan at lalim ng pagpapamilya. Sabi nga niya, ito ay isang malalim na commitment. Yung parang kanin na, hindi parang kanin na isusubo lang kapag naluwa ay napaso. Alam niyo po mga kaibigan, talagang ang pag-aasawa ay isang napakalalim yan na commitment at responsibilidad. Na kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon na mahina ang puso mo at kaisipan sa larangan ng pagpapatakbo ng pamilya, dito marami pong sumisimplang. Isa lang sa pinakamagandang punto sa dalawang ito, dahil maaaring masabi natin na napakaswerte nila. Una, nakasandal sila kay Kabusiness. At sa Kabusiness naman, ay hindi sila papabayaan. Ang kailangan lang dito ni Bay Papaya at ni Entoy is yung maging bukal lang o bukas lang sa kanilang isipan, magkaroon lang sila ng open para kay Kabusiness sa lahat ng kanilang mga problema. Dapat yun. Kasi hindi mawawari at hindi natin maisasantabi na hindi sila magkakaroon ng problema. So, ito ho ang pinakamagandang kalamangan ng mag-asawang ito dahil mayroon silang isang gabay na talagang hindi sila bibitawan, kundi sisiguruhin na isa sa ayos ang kanilang pagpapamilya. Dahil kung hindi pa ganun, maaaring hindi na sila dadako sa punto ng pagpapakasal. Pangalawang punto rito na pinakamaganda mga kapatid, una, mayroon na silang mga anak. Yung tinatawag na mansibado, ewan kung mansibado sa amin, ano, ganun ang tawag eh. Ang kanilang mga anak ngayon, kahit mayroon acceptance, ang mag-asawa itong si Entoy at si Bay, tinatanggap nila na anak nila yon. Pero sa batas ng Pilipinas, ang kanilang mga anak ngayon ay nakapangalan pa rin sa babae, apelyido ng babae. At hindi mo yan madadala, hindi mo yan maitatransfer hanggat hindi kayo nagkakaroon ng legal marriage. At ito ang pinakamagandang proseso
para mabigyan ng pangalan ang kanilang anak. Tandaan ho natin, sa karapatan ng mga kabataan, nakasaad po dun na mabigyan sila ng karapatan na magkapangalan. Ibig sabihin, hindi yung pangalan na ibibigay mo sa kanila, kundi yung talagang acceptance na nagagamit nila ang apelyido ng tatay nila. Yun yung talagang karapatan, tunay na karapatan na magkapangalan. Sa pagkakataong ito, kapag nakasal na po si Intoy at si Bay, ay pwede na po nilang lakarin na i-transfer or ayusin ang pangalan ng kanilang mga anak at mailagay na po, i-transfer na po yung apelyido, papunta na po sa apelyido ni Intoy at ni Bay. Yan, di ba? Maganda. Maganda yun. Isa yan sa pinakamagandang punto. Pero mga kaibigan, meron isang sinabi si Kabusiness dito. Pakinggan po natin. Paano kung halimbawa dumating ang pagkakataon, wala na kayo rito sa Kabusiness official, di ba? O, tapos may kanya-kanyang buhay na kayo. Halimbawa, nandun kayo sa probinsya. O, ikaw, ano, by papaya, tsaka si Junjun, paano yung bubungahin yung pamilya ninyo? Diba dapat yan, pinag-aaralan nyo, pinag-iisipan nyo na habang maaga. Ano yun? May mga ganong ano ba? Okay. So, well, ito naman mga kaibigan ay halimbawa lang. Hindi naman, baka ho magkaroon ng negatibong pa. Klaruhin lang natin, no? Baka kasi magkaroon dahil pinutol ko lang yung clippings na yan, yun yung binigyan din ko. Baka po naman magkaroon ng negatibong impression. Kawawa naman sila Bay at si Intoy. Ang suggestion ko po, nasa link po, ilalagay natin sa link sa baba ang full video nito. Mas mainam po na panoorin ninyo kasi ang atin pong ibinibigay ay reaction lamang. Ito po ay inihahalimbawa lang ni Kabusiness. Kung sakali na wala na sila sa Kabusiness family, okay. Pero mayroon tayong punto na gustong sabihin. Since nababanggit yung usaping pagpapamilya at pag-aasawa, ito wag lang sanang inegative. Ano? Wag lang sanang ikasama ng loob ni Intoy at ni Bay. Isa sa pinakamaganda talaga yung tinatawag na pagbubukod. Ang pagbubukod ay isa sa pinakamagandang pamamaraan para mas higit na mapatakbo natin ang ating pamilya. Una, doon papasok yung ating malalim na responsibilidad para sa ating asawa at sa ating mga anak. Sa ngalan ng responsibilidad, mga gastusin at anuman, doon mo o doon ka matututo kung paano patakbuhin ang nagpapamilya. Pero hindi ko naman sinasabi na sa dalawang ito na pagkatapos ng kasal ay bumukod na sila. Hindi po. Ito po ay suggestion lang. Ibig sabihin, siguro Bay at Intoy, pagkatapos ng inyong kasal, mas maganda na planuhin na ninyo yung proseso ng pagbubukod talaga. Yung proseso ng pagbubukod. At isa po sa pinakamagandang punto na ganyan at sa tingin ko, makukuha ninyo ang simpatsya ng mas higit na nakakarami at hahangaan kayo kung dumating sa punto na, okay, kayo mismo ang magsasabi kay Kabusiness, Kuya, ano na kami, magbubukod na kami, nakahanda na kami, ready na kami. Sa pangalawang sa other side of the coins, gugulatin pa ninyo si Kabusiness na, ay, grabe ito. Ibig sabihin, mas lalo siyang hahanga at bibilib sa inyo na, oh, ito na nga. Kasi, nag-ano sila na bumukod kahit sabihin natin na maluwag naman dyan sa kanila. Ito ho ay opinion ha, so huwag sana hong ikasama. Dahil na kaya ako nasasabi, dahil nababanggit natin ang pagpapamilya. Isa ho kasi sa pinakamagandang punto, yung pagbubukod. Ako mga kaibigan, gusto kong i-share sa inyo, nung nagkaasawa ako, 3 months after po ng kasal namin ni Mrs., bumukod na po ako kahit po ayaw ng magulang ko. Bumukod po ako. Bakit? Kasi itinanim ko sa puso't isipan ko na hindi ko magagampanan ang pagiging tatay sa aking pamilya kung kami ay nasa responsibilidad ng aking mga magulang. Okay. So, alam nyo kung hindi ka ako bumukod ng maaga,
hindi ganito katibay at hindi aabot ang aming pag-aasasama. Ganun yung gusto kong ibigay na idea para kay Intoy at kay Bay. Titibay ka at lalo kang magiging responsabling ama kung ganyang sistema. Pangalawa, magkakaroon kayo ng plano. Magkakaroon kayo ng konkretong plano base sa budgeting ng inyong resources. Kung ano yung pumapasok, kaya yung mabudget at mapaplano ninyo yung hinaharap. Napakaganda po yun. Sana po ay hindi naman po negative no, itong suggestion ko. Well, this is just only an reaction. At ang aking pong reaksyon na ibinigay ay binasi ko po sa aking sariling eksperyensya at karanasan. Marami kaming mga pinagdaanan ng aking may bahay. At ang pinagdaanan na yon, masasabi ko na kung hindi ako nagdesisyon na bumukod, hindi namin malalagpasan. Isang pinaka-importanting bagay na gusto kong i-share sa kanila na sa pamamagitan ng decision making para sa ating pamilya, hindi po masama ang humingi ng payo sa mga nakapalibot sa atin. Pero tandaan ho natin, Intoy and Bay, lahat ng tao na nakapalibot sa iyo, hindi lahat ay magbibigay ng saktong advice. Ang karaniwan sa kanila, immediate action ang ibibigay. Ano ho ang ibig sabihin doon? Ibig sabihin, limbawa, kung nagsusumbong tayo, nagkakaroon tayo, puno ka na, na-share mo yung problema mo, eh kasi ganito yung asawa ko, ganito, ganon. Ang agad nilang isasabi sa'yo, hiwalayan mo na yan. Walang kwenta yan. Ganun yun. So yun tinatawag na immediate action. Pero mayroon namang mga tao na pwedeng, ang approach nila ay holistic approach. Yung papayuhan ka, bibigyan ka ng magandang idea, and then yung idea na yan ay ibibigay lang sa'yo, ilalatag lang sa'yo, kumbaga, take it or leave it or pag-aralan mo. Pero ang pinakamagandang approach sa ganyan, kung mayroon tayong mga mabibigat na problema, ang importante ay hanapin mo kung ano yung pinakamalalim na dahilan. Kasi yung problema, mayroon yan eh. Mayroon yan tinatawag na dahilan eh. Ano nga ba ang cause ng problema yan? Kasi kung bibigyan mo agad ng solusyon yung problema niyan, maaaling ang maibigay mong solusyon ay pansamantala lang. Pero kung hahanapin mo yung pinakamalalim na dahilan, mabibigyan mo agad yan ng solusyon na kung saan pwedeng ma-resolve doon sa problema at at the same time, ma-enhance yung pagkatao natin. Doon tayo sa pinakamalalim na dahilan. Pinakamabilis yun. At sa desisyon na yan, kung yun ang titingnan mo, pinakamalalim na dahilan, nasisiguro ko, lagi mong ibinibigay ang konsiderasyon sa desisyon na yan doon sa pamilya mo. At mahalaga din, no? Mahalaga din sa decision making natin na pinag-uusapan ng mag-asawa. Importante, mayroon kayong laging tinatawag na congruence. Yung mga iintindihan. Kapag nagkaroon ng problem identification, na-identify nyo niyan pinakamalalim na dahilan at tingin nyo yung problema na yan ay hindi nyo napagkakasunduan, doon kayo sa prosesong, sige, saan tayo magkakasundo? Ayaw mo nito, ayaw ko nito, saan tayo magtatagpo? At kapag nagtagpo tayo, yun ang gagamitin nating formula para ma-resolve ang problema. So I do believe, yan yung isa sa pamamaraan na kung ganun lagi ang approach natin sa bibigay ng solusyon sa problema, titibay ang inyong pamilya. Well, sana na maging matagumpay ang inyong pagsasama, Intoy. Although sa ngayon nagsasama na kayo, pero mas mahigit na malalalim yan at mas higit na marami pa kayong pagdadaanan once na talagang na-legal na, no? Naging legal na ang inyong pagsasama, marami na kayong mga pagdadaanan. Sana po ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Bilang isang tagahanga sa Ka-Business Family at bilang isang tagahanga din ninyo ay Intoy na ikasikuwaray. So, ang aking dalangin ay sana sa pag-usad at paglalakbay ng inyong pag-aasawa bilang legal na mag-asawa, mapagtagumpayan ninyo ang lahat ng hamon. Tandaan, ang pag-aasawa hindi laging masaya. May mga punto na maaaring maging malungkot, pero huwag kayong matakot sapagkat yan po ay isang sangkap lang ng pagsasama ng isang pamilya para masigit na tumibay kayong dalawa.
Alright, bigyan-bigyan lang shoutout po mga kaibigan. Gusto natin pasalamatan ang lahat ng ating mga susugid na mga member ng ating channel na sila Kent Celisti, Juan Channel, Joselito Masibak, Ann Pinoy Kitchen Mix, Normindap De Leon, De La Torre Vlog, Renaldo Serapin TV, Sweetie Malatip, Michael TV Vlog, Cedric, Swiss Pandi, Welver Machua, Clarita Dimayuga, Aruba Noli TV, Triple E Motovlog, The Sistive Seedlings, Onika Angel, Grisel W, Bondok Tralala, Det Gonzales, Jocelyn Reños, Los Bimin Ban, My Mother's Diary, Wandering TV, at syempre si Amaba Almero. Ganun din po mga kaibigan, atin pong pinapasalamatan ang ating pong mga kaibigan dyan na patuloy na sumusuporta sa atin, katulad ng Team Ayuda Revive, headed by NSB, Ate Ligaya, si Janse, Miss Jona, ayan, miga-miga love shoutout ang ating pong Team Bornebol Shirley, Admin Bornebol, Criselda Whitey, Sumpay Buhay, si Kapangarap Vlog, Noli Magnayi, si Nelo Motovlog, Nel Motovlog, Willy Villarta, at sa iba pa nating mga kasama dyan. Of course, ang ating Team Budol, Aljas Link, MB Survivor, Francia, Charms Joy, at si Manny Badong, miga-miga love shoutout. Siyempre, ang ating Team Banana, si Tropang Raul, miga-miga love shoutout sa iyo. Kasama rin po sa ating pinapasalamatan mga kaibigan, ang ating pong Team Pima, Rims Arat, Everyday Monday, si Rakitira, si Barbie Mon, at Boss Rapi Pagmahal Buds. Badzi, miga-miga love shout out ang ating pong Team Legit. Andyan po Shining Pilipina, si Boss Technician, Ken Chalisti, Kabalbon, Riba sa 09, si JM Official, kasama din po si Mai Celeste. May Lusada pala. Ayan, miga love shout out. Tama yan na naging Celeste ka na. May Lusada. At syempre ang ating pong Team Waray, kasama po sa ating pinapasalamatan na yan at sinashout out, Maestro Waray, ang ating pong mga kasama dyan, si Fernan Fabregas ng Katarman, Northern Samar, at si Jonathan Cano. Ayan, kasama po dyan, Triple E Motovlog at iba pang kasama natin sa Team Waray. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa ating pong mga ka-business family, sa mga kapatid natin ng mga ka-business family, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng ating mga video. Ako po muli si Taong Gala, at sana kung hindi ka pa nakapag-follow at nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na yan para updated ka sa susunod nating mga reaction video. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan, at mabuhay po tayo. Ingat-ingat-ingat tayo sa ating araw-araw na paglalakbay. Maraming salamat po.